Nang sumunod na araw habang sakay sina Spike at Faye sa isang sasakyan patungong Venus, isang grupo ng mga hijacker ang pinigilan nila. Sa airport naroon din ang isang lalaki na kasabay rin nina Spike sa flight at desperado itong may padala kaagad ang kanyang parcel pero halos makipag-away para lang maka-discount sa bayad. Matapos matanggap ni Spike ang pabuya sa pagkakahuli sa mga hijacker ay agad na kinuha ni Faye ang kanyang parte. Pagbukas ni Spike sa kanyang wallet ay nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makita kung gaano kalaking salapi ang laman yun kaya sinubukan nitong isahan si Spike. Gayunpaman, hindi umubra ang lalaki dahil alam ni Spike ang mga ganoong galawan. Natawa na lang ang lalaki at humanga kay Spike at nakiusap pa ito na turuan siya ng mga ganoong estilo. Hindi pinansin ni Spike ang lalaki pero hindi siya tinigilan nito dahil seryoso pala ito sa pagpapaturo sa kanya. Nang makarating sila sa labas ng airport ay patuloy pa rin sa pakikiusap ang lalaki hanggang sa nagpakilala na ito kay Spike bilang Rocco. Sa huli ay pumayag na rin si Spike na turuan si Rocco, ngunit nang mapansin nito ang mga paparating na lalaki ay agad na iniwan nito kay Spike ang hawak nito at sinabing magkita sila bukas ng gabi sa simbahan sa labas ng bayan. Nang makabalik sa Bebop, ipinakita ni Jet kay Spike ang mga litrato ng grupo ng mga taong may malalaking nakapatong na pabuya at doon nakita ni Spike ang litrato ni Rocco. Isa si Rocco sa mga iyon na tumatakbo mula sa iba pa niyang miyembro hanggang dahil sa pagnanakaw nito sa mahalagang halaman na tinatawag na Grey Ash. Nakagagamot iyon sa sakit na Venus Sickness, isang sakit na natatangi sa planeta. Binuksan ni Spike ang bag na iniabot sa kanya ni Rocco at doon niya natuklasan na iyon ang halaman. Nagkakahalaga iyon ng 10 milyon na mas malaki pa sa halagang makukuha nila mula sa pabuya na nakapatong sa ulo ng grupo. Ngunit ayon kay Jet, hindi sila maaaring makialam tungkol sa halaman sapagkat masyadong delikado. Umalis muna si Spike sa Bebop at nakarating ito sa isang sirang sasakyan sa kalagitnaan ng disyerto. Isang babae ang nagtutok ng baril sa kanya na kapatid pala ni Rocco. Nagkausap ang dalawa at doon nalaman ni Rocco na bulag si Stella dahil sa Venus Sickness. Napakamahal ng kakailang gawing halaga upang may pagamot ang mga mata nito, at lingid sa kaalaman ni Stella na siya ang dahilan kung bakit ninakaw ni Rocco sa sariling barkada ang halaman. Hindi rin ito alam na ang ilan sa mga buto ng halaman na iyon ay nakatago sa takip ng isang music box na ipinakita niya kay Spike, isang mahalagang regalo mula sa kanyang kapatid. Kinagabihan ay nakipagkita si Spike kay Rocco dala ang halaman. Agad na lumapit si Rocco kay Spike at sinabing umalis na sa lugar na iyon bago pa ito mapatay, sapagkat naroon ang mga miyembro ni Rocco para kuhanin ang halaman. Nagkagulo na sa lugar at dumating din doon si Faye sakay sa sasakyan. Dahil walang hawak na armas ay ginamit ni Rocco ang istilong natutunan niya mula kay Spike at laking tuwa nito dahil nagawa niya iyon. Ngunit, sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala dahilan para mabitawan niya ang halaman na agad na natuyot matapos mabasag ang pinaglalagyang garapon. Agad na nilapitan ni Spike si Rocco ngunit nanghihina na ito kaya sinubukan itong ibilin kay Spike ang kapatid na si Stella. Nang maglaon sa ospital, tuwang-tuwa si Stella na makapagpagamot upang manumbalik na ang kanyang paningin. Sinabi nito kay Spike na ang kanyang kapatid ang nais niyang unang makita oras na magamot na ang mga mata niya. Dahil doon ay ipinaalam na ni Spike na wala na ang kanyang kapatid bagay na labis na ikinalungkot ng dalaga. Tinanong ni Stella kung namatay ba si Rocco dahil sa pagiging masama pero tiniyak ni Spike sa kanya na si Rocco ay isang napakabuting tao. Sa kalawakan, isang lumang satellite ang nagising at nag-activate sa itaas ng mundo at umukit ng iba't ibang hugis ng mga hayop sa bahagi ng South America. Dahil doon ay naglabas ng pabuya para sa sino mang makakahuli sa nag-hack ng satellite. Para sa mga residente ng Earth na inihayag ni Yuri sa panayam ay naniniwala sila na isa iyong mensahe na gawa ng mga alien. Gayunpaman, dahil laser ng satellite ang ginamit, iniisip ng mga pulis na may taong nasa likod ng nangyaring iyon kaya naman naglabas na ng 8 milyong pabuya sa makakahanap sa salarin. Dagdag pa ni Yuri, may itinatago umano sa kanila ang gobyerno kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang misteryo. Sa misyon na ito, sina Jet at Faye ang magsasama para makuha nila ang malaking pabuya. Samantala, isang bata na pula ang buhok ang naglalaro ng Animoy the Remote na helicopter habang nakikinig sa balita tungkol sa rock shower. Dahil sa malakas na pagsabog ng pinalilipad ni Edward ay naalarma ang mga pulis at pinasok ang gusali, ngunit pinakialaman naman ng bata ang sasakyan nila at pinaandar gamit ang remote hanggang sa sumabog. Sa kabilang dako, matapos ma-access ang pinagmumulan ng signal ng nahack na satellite ay kumilos na ang dalawa. Nagsagawa ng interview si Jet sa iba't ibang tao upang bumuo ng pagkakakilanlan tungkol kay Radical Edward, ngunit hindi iyon nakatulong sapagkat magkakaiba at magkakasalungat na impormasyon ang nakuha niya mula sa lahat.
Sa paghahanap ni Ed sa nawawalang satellite ay nalaman nito mula sa naririnig niyang boses ang totoo na hindi iyon na-hack. Sa Bebop, sinabi ni Jet sa dalawa ang tungkol sa impormasyong nakalap niya na sinasabing ang hindi kilalang hacker na nagngangalang Radical Edward o kilala rin bilang Ed ang maaaring salarin. Patuloy na nakausap ni Ed ang satellite hanggang sa may kwento niyo na matagal ng panahon ang lumipas bago mangyari ang gate accident, magandang planeta noon ang Earth at marami ang nakatira. Dahil sa pagkamis ng AI sa mga sinaunang ukit sa lupa ay nagpa siya itong likhain muli ang mga iyon. Dahil sa nalaman ay nagpa siya si Ed na tawagan ang Bebop upang ipaalam sa mga iyon ang tungkol doon. Nagulat ang mga ito na nakakatanggap sila ng video call lalo na't wala silang live na channel ng komunikasyon sa computer na iyon. Bago sabihin ni Ed ang tungkol sa kanyang nalalaman ay humingi muna ito ng pabor at saka sinabi ang mga dapat gawin ng grupo sa satellite. Maya-maya pa ay kumilos na si Spike habang nagtataka naman si Faye kung paano nalaman ni Ed ang tungkol sa mga bagay na iyon, at tinanong pa ang bata kung ito ba talaga ang hacker na si Radical Edward. Sinigurado rin ni Faye kung totoo nga ang sinasabi ni Ed at nang makumpirma yun ng bata ay inulit nito kay Faye ang tungkol sa kanyang hinihinging pabor. Sinubukan na ni Spike na asintahin ang satellite ngunit hindi niya iyon tinamaan hanggang sa nagkaroon na ng aberya. Dahil doon ay itinuro ni Ed ang dapat gawin ni na Spike. Nang makausap muli ni Ed ang satellite na pinangalanan niyang MPU ay ipinalam niya rito na gagawa niya ng kopya ang satellite upang siyang hulihin ang mga humahabol sa pabuya, nang sa gayon, manatili ito at magkaroon ng pagkakataong marinasan na may kaibigan. Pagkatapos ng misyon, masayang umaasa si Ed na makakasama na siya kina Faye tulad ng ipinangako nito bago niya ang mga iyong tulungan. Gayunpaman, hindi tumupad si Faye sa kanyang ipinangako at iniwan na si Ed. Dahil doon ay kinontrol pabalik ni Ed ang sasakyan ng mga ito gamit ang remote upang ipaalala ang ipinangako. Sa huli ay wala na rin ang mga itong nagawa kundi isama na si Ed sa kanila. Samantala, habang nakatitig si Jet sa isang orasan, may naalala siyang isang babae na naglalakad sa gitna ng ulan. Naputol ang iniisip nito nang tanungin ni Spike si Jet kung malayo pa ba sila sa kanilang destinasyon, habang si Faye naman ay hindi na makapaghintay na mahuli ang susunod nilang target kaya sinabi ni Jet na huwag silang magmadali. Tumawag ang isang pulis ng Ganymede na si Donnelly, isang kaibigan ni Jet na ilang taon na niyang hindi nakita. Nagkamustahan ang dalawa at doon sinabi ni Jet na isusukaw nila sa mga pulis ang isang kriminal na hawak nila, si Baker Panchorero. Sa pag-uusap ng dalawa ay nalaman ni na Faye at Spike na dati palang pulis si Jet na may bansag na Black Dog. Nabanggit din ni Donnelly kay Jet ang pangalang Alisa bagay na ikinagulat nito. Nakarating na sila sa Ganymede, ang bayang sinilangan ni Jet kaya bumisita muna ito sa Lafine. Isang lalaki ang nadatnan niya roon at sinabing wala doon si Alisa habang nakasuot ang isang kamay sa loob ng jacket. Ngunit maya-maya pa ay lumabas si Faye at nang makita nito si Jet ay sinabi nito kay Rint na bisita niya iyon kaya ayos lang. Lumabas muna si Rint habang inalok naman ni Alisa nang maiinom si Jet bago umano nito isara ang bar. Sa tagal na hindi sila nagkita ay nag-usap muna ang dalawa tungkol sa mga buhay nila. Sinabi ni Alisa na ililipat niya na ang bar dahil matumal na ang customer sa pwestong iyon at ipinaalam din nito na kasintahan niya si Rin. Inilabas ni Jet ang lumang orasan at tinanong kay Alisa kung naaalala pa iyon. Samantala, habang inaayos ni Spike ang sasakyan, nakatanggap ito ng balita mula kay Donnelly tungkol sa kriminal na may pabuya na nagngangalang Rin Celonius, isang maton sa daungan ng Marvis. Sa bar ay nag-uusap pa rin ang dating magkasintahan at inihayag ni Jet ang sakit na naramdaman niya noong basta na lang siya iniwan ni Alisa nang wala man lang problem. Gayunpaman, wala siyang ibang nais kundi ang malaman kung bakit yung nagawa ni Alisa. Ngunit, ayon kay Alisa, sa tagal na ng panahon na nangyari iyon ay wala na siyang maalala at maya-maya pa ay nagpaalam na ito kay Jet. Samantala, nang makabalik si Rin sa bar ay problemado na ito matapos malaman kung ano ang trabaho ni Jet gayong wanted siya at may nakapatong na pabuya kaya inisip nito na katapusan niya na. Tinamayan ito ni Alisa at sinabing hindi naman kasalanan ni Rin kung nakahiram ito ng pera doon para protektahan siya. Agad itong niyaya ni Alisa na umalis na sa lugar na iyon, ngunit hindi pa nakakalayo ay nakita sila ni Spike at sinundan sila nito. Naghabulan sila hanggang sa biglang makasalubong ni Spike ang sasakyan ni Jet. Doon ito nalaman mula kay Spike na wanted si Rin ayon kay Donnelly dahil sa salang pagpatay sa isang Bombay. Natigilan si Jet at sinabing siya na ang bahala doon. Umalis na si Spike dahil may tiwala naman ito kay Jet na huhulihin ang kriminal bilang isa yung pulis noon sa lugar na iyon. Patuloy sa pagtakas si Rin hanggang sa tuluyan ng mahuli ni Jet ang sinasakyan ng dalawa at dahilan para tumalsik sa kondongen ni Alisa ang hawak na baril ni Rin. Kinuha ni Alisa ang baril at nang makarating sila sa gilid ng dagat ay itinutok niya iyon kay Jet habang nakikiusap na pabayaan na sila.
Ngunit sinabi ni Jet na kahit saan pa magpunta ang dalawa ay tutugising din sila balang araw. Hindi na nakapagpigil pa si Alisa at nakalabit nito ang gatilyo at sinabing iyon ang problema kay Jet. Palagi umanong tama ang tingin nito sa sarili at pakiramdam niya ay sunod Son Oden lang siya sa mga gusto ni Jet. Dagdag pa ni Alisa na nais niya rin namang makapagdesisyon sa sarili niya kahit pamali hanggang sa mapaluhod na ito habang umiiyak. Biglang tumayo si Rin para sana tumakas ngunit agad itong pinigilan ni Jet at sinabing maging malakas ito at protektahan si Alisa. Sa huli ay sumuko na rin si Rin kaya sinabi ni Alisa na maghihintay na lang siya sa kanyang bar hanggang sa muling pagbabalik ni Rin. Nagpatuloy na si Jet at itinapon na nito sa dagat ang lumang orasan.